lagi! Cheers, Miss Dabaglita! Iba, dahil ako na naman ay mag-isa. O, oh, diba? Mga ganun level. Nakakaloka. Hello, hello, hello. Happy Monday morning sa lahat pa rin ng ating mga pangga na patuloy na nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Yan. Ako po si Kapitana Sisa sa ngala ng aking partner na si Tita Cora. Ito na ang baklina sa woo woo. Ay, ganun talaga dapat pag Monday, dapat ganun kataas ang enerhiya. At syempre, batiin natin ang lahat ng ating mga pangga na nakadaw pang palad natin last Friday dyan sa may Dasmariñas, Cavite. Hello po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na ang Charm Toda. O, diba? Sa pamumuno yan ni Kuya Noel. Ayan, maraming salamat Kuya Noel de la Cuesta sa pagsama niyo po sa amin sa para makadaw pang palad natin ang ating mga pangga drivers dyan. At syempre, batiin natin ang lahat nasa GMA Terminal, General Mariano Avenue. Avenue nga ba? General Mariano, basta GMA Cavite, hindi GMA 7. Hello po sa inyong lahat dyan. Yung mga biyaheng pa San Pedro, pa Nubali, tapos yung mga drivers natin dyan. Hello, hello po sa inyong lahat. Hi! O, diba sabi ko naman sa inyo, announcer po ako. Hindi nga, wala nga lang po sa itsura. Pero eto na, hello, hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok at nakaantabay sa chismisan natin for today's video. Aba, akalaan nyo ba naman? Ito ang ating nasagap. GMA 7, inihahanda na nga daw ang showtime bilang kapalit ng Eat Bulaga sa GMA 7. Ha? O, diba? Kasi ito na nga daw ngayon ang umuugong na balita na kumbaga tanggap naman na daw ng GMA 7 na yung pagkalugi ng tape production, di ba? At the same time, nagsalita na rin ata daw, ha? Yan yung pinaka-management na to be honest, wala naman daw talaga silang magagawa sa programming ng Tape Incorporated kasi nga black time yon. Although part ng GMA 7 ang Eat Bulaga, di ba? Syempre, rumerenta sa kanila ng oras. Pero pagdating sa programa, wala naman daw silang say dyan. Kaya nga naman, nasasad daw sila kapag may mga moments na mababang ratings. Pero may mga times naman daw na umaangat sa ratings ay pinagpapasalamat naman nila. Pero ang chikang ating nasaga pa ay para daw ba ngayon gumigive up na sila? Kasi nga naman, diba, syempre ngayon, kumbaga tanggap na nga daw ng GMA 7 na, okay, sige, lugi naman na tayo. Dibale, parang ganun daw, ha? Parang ganun ang tema na, kumbaga parang total hanggang 2024 na lang naman na daw ang kontrata. Kaya nga naman ngayon ay medyo parang, sige, showtime dyan muna kayo, steady muna kayo sa GTV. Ganun daw ang saying, nakakalo. Loka, diba? Kasi nga naman, buhat ng pumasok ang showtime sa bakura ng Kapuso Network at sa kanilang channel na GTV, ay talaga nga naman ang sabihin natin, hindi nga naman ganong kapatok. Pero, ang pasok sa negosyo, maganda. Sabi nga sa mga incheck, ano mga Chinoy, pag maganda, pasok pela. Maganda negosyo. Pag ikaw labas, labas pela. Wala. Pangit negosyo. Walang pasok pela. Oh, ganun yun. Pero hindi sila Chinese. Di ba ano, Chang Ami, tsaka Kuya Obet, asama po ni Ate Yoli, dyan sa may Pandakan, at syempre ng Hernandez Bakery, di ba? So yun nga daw. So parang ngayon, napag-iisip na daw yung iba na parang, kaya ba ngayon full support sila na kahit pa sabihin mo wala pang desisyon ng MTRCB patungkol dito sa nakaambang na suspensyon ng Showtime, ay full support daw ang GMA 7 sa programang Showtime. Syempre, sa kanila, partner din sila dun eh, diba? Kahit pa paano, kapag nasuspindi nga naman, wala din silang negosyo, diba? Kumbaga ito, lugi na nga daw yung isa, parang daw ha, lugi daw. Yun ang sinasabi. Kaya nga naman ngayon, ay para bang sige, okay na yan. Total ilang buwan na lang, 2024 na. Diba? Meron na lang tayong isang quarter left.
O, oh, diba? Para sa taong 2023. Nakakaloka. Kaya nga naman, yun ang mga spekulasyon at usap-usapan sa bakura ng GMA7. So, ibig sabihin, ang daming chismosa dyan. O, oh, diba? Daming chismosa. Ang daming nagpapalabas sa mga impormasyon. Pag sa amin kasi confidential, confidential, huwag yung ilalabas. Pero syempre, may mga talagang makakatiang dila na ayaw talaga magpapigil. Hoy, hindi mo mapalakpakan ng mga chismosa ng taon. Pero yun lang nga. Diba? So, antabayanan na lang din natin yan sa mga susunod. Hindi ka ba titigil? Sige, palakpak. Yan. So, yun. Antabayanan natin yan sa mga susunod pa ng mga araw kung talaga magpa-prosper nga ba. O baka naman, alam mo yun, sa last quarter ay bumulusok naman din kahit papaano yung kumbaga kita ng Itbulaga at mabago pa ang ihip ng hangin, hindi ba? Bagamat, alam mo yun, lumalabas na naman yung mga words na hanggang 2024 na lang naman na kayo daw. Diba? Kaya antayin na lang natin. So, okay na daw na medyo, sige, palugi na muna tayo. Hindi naman luging-lugi, pero palugi na lang tayo kasi nga, kumbaga, meron naman daw panapala. At ito daw ang showtime. Oy! So, ibig sabihin, napaganda pa yung paglipat nila sa GMA 7. Diba? Anyways, gaya na sinabi ko, sama-sama pa rin natin baka tutukan nyo sa mga susunod na araw kung ano nga ba ang magiging lagay ng Itbulaga ng Tape Incorporated sa GMA 7. Kung ito ba ay marirenew ang kanilang contract next year or matatapos na nga ba ang journey ng Tape Incorporated bilang Black Timer sa GMA 7. Eh, walang nakakaalam yan at sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa mga susunod na araw. Well, in the meantime, dyan po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik, nako, may balasahang magaganap sa programang aking tatalakayin. Kung ano man yan, ay sama-sama natin pakatutukan yan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo, sabihin mo, ako po si Kapitana Sisa at sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ito pa rin ang Baklitas! Woo-woo!